Hi! Friday po ngayon. Happy weekend, everyone! Kain po tayo. Meron po akong tortang giniling. May patatas po siya. Tapos nilagyan ko po ng itlog. Ground pork po siya. Tapos may potatoes na chinank. Ayan. Tapos pinride po natin. Ayan po. Tortang giniling kung tawagin. Filipino dish po siya. And then, ayan. Tugi po. Ayan, may favorite tugi with tofu po at saka with pork pa rin. Ayan. Kain po tayo ng lunch. Ayan. Happy weekend, everyone. Ayan, mag-start na po ang klase by Monday. Kaya super, super busy na naman po tayo. Hindi ko na po alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko sa umaga. Lalo na diba pag yung lagi kong sinishare sa inyo na ako po mag-isa lang po ang nagluluto ng mga 5 to 6 minutes. Tapos after lutuin ko po, ayun po, ititinda ko na po dyan lang po sa terrace po namin. Ititinda ko na po, ako rin po ang magtitinda niya mga hanggang alas 2 o alas 3. Tapos pagkatapos naman po niyan, di magliligpit ko na po. Tapos hindi pa po ako makapagpahinga niyan kasi po mag-ano naman po ako sa YouTube channel ko po. Kasi kasuhin ko po yung group po namin. May group po kasi kami, yung mga nagpiframe. So nagbabanner po talaga ako sa kanila hanggang alas 6 po ng hapon. Pagdating po ng alas 6 ng hapon, dyan lang po ako pwedeng magpahinga. Na kayo na. Magpapahinga po tayo ng saglit. Mga 1 hour lang po ako matutulog, pero nag-start po ako sa morning po ng magluto po ng ating panindang ulam is around 5 a.m. po talaga. And then so wala po talaga matutulog kasi ngayon po nag-try po ako sa ano pupo na ano app. Sayang po eh. Magla-live ko ka lang po doon ng 1 hour. Tapos ayun, may $1 ka na. Tapos may makukuli ka pong coins. Iko-convert po mo yun sa pera. So, bawat linggo po, at least, nakakaroon din po ako ng 500. Di naman po ako nagsasugal. Pero, yung iba pong mga kagrupo ko, as in, nagsasugal po sila. Kaya malakas po sila kumita. Hindi po kasi ako sugarol eh. Yung nakukuli ko po ng mga coins sa ano, box, sa cheese box, ayan po, inahagis-hagis ko po rin sa kanila kasi nahihiya po ako eh. Dahil yung mga kagrupo ko po doon, yung ano, Spice Girl, ang ano po namin, group doon. Pag nananalo po sila, inahagisan po nila ako. Minsan, natataka na lang po ako pag nagluluto po ako kasi ni-standby ko lang po yung account ko doon. 1 hour lang naman po yung time na nandoon ka talaga. So, pagkatapos ko galing sa meat shop ng mga 9-10, ganun, bago ako matulog. Saka lang po ako nagla-live, so 1 hour lang po. So, hindi naman po siya aano ng time mo, hindi kakainin ng time mo. So, minsan pag nakita ko po, pag mga nananalo sila, may 5,000 coins na po ako. Ayun, di pandagdag na rin po yun. Pero iko-convert pa po, ano yun sa peso money po natin. Kailangan may, bago ka pong makasahod ng, ano, ng 500, at least naka 100,000 points ka na nun, i-convert yun. May 100,000 ganun points. Ayun, 500 na po yun. So, nahagisan po nila ako. Minsan, nagkakaroon ako ng 7,000, 5,000 points. So, mas na, madali po akong nagkakaroon ng 500. Kaya minsan, 1 week lang po nakaka 500 po ako. Pero yung paglalive mo po ng 1 hour, bibigyan ko ka po niya ng 1,000 coins. Ayun. Or 1,000 points pala. 1,000 points. Tapos mayroon naman yung magsisit on the crown ka dun. Yung dun nga sa mga kagrupo mo, makikisit on the crown ka dun. Uupo ka mismo sa crown, yung gold dun na upuan. For 1 hour, magkakaroon ka po ng 800 coins.
ayun po ang task everyday ng po. Tapos, ayun nga po, nagkakaroon pa po ako ng extra kasi mababait po yung mga kagrupo ko po. Ayan, yung founder po namin, si Sis Maris. Ano ko rin po siya. Kakulab ko rin po namin po ng sa YouTube yun. Kakulab po rin namin siya. Yun, mabait po yun. Pag nananalo po, yun. Binibigyan ako. Tapos, ayan sila Mayo, binibigyan nila po ako pag nanalo sila. Sa yung mga kakurubo ko po, bibigay po talaga sila pag nanalo sila. So, grateful din po talaga ako. Kasi sinishare po nila yung mga panalo nila. Kasi malalakas po sila minsan pag nanalo sila, ano eh, mga half million ganun coins. Minsan 1 million coins, ganun. 1 million, 500 na po kaagad yun. Pwede kaagad po nila isahod yun. Ang bilis lang po. Sasahod ka lang po sa ano eh, sa GCash. 5 minutes, minsan nga, 10 minutes, 5 minutes, andyan na kaagad ang sahod mo. Kaya ang bilis po. So, ayun po ang mga pinagkakaabalahan ko ngayon. And then, syempre, love ko po talaga pag YouTube. Ngayon po, maulan. So, hindi ka po makalabas ng bahay. Parang 2 weeks na po kaming inuulan dito sa Bulacan. As in, super, super lakas ng ulan. Love hibirin everyday. Tapos nung 2 weeks ago, yan, may kakwento ko lang po sa inyo. Medyo nagda-diet po kasi ako ngayon. Pinrito po yung diet na pagkagising ko po sa umaga, wala pa po laman ang shampoo. Maligam-gam na tubig, tapos lalagyan ko po ng lemon. Okay naman po siya kasi talagang parang naglilinis ka agad yung katawan mo, yung parang punta ka kaagad sa ano. Yan. Yan na yun. Tapos madali kang matay ganun. So, okay naman siya. So, parang sabi ko parang ano, gumagalante yung bangko sa gano'n, yung warm water na may lemon. Wala pang laman ng sikmura mo. Pero after 1 year na ginagawa ko yun, napansin ko isang ano araw, nagising na lang. So, ang sakit, sakit sobrang talaga ng tiyan ko. Tapos hanggang sikmura. Akala ko nga, ina heart attack na ako. Ayun pala, nagkaroon ako ng acid reflux and heartburn. Kasi doon nga, doon so po sa limon na yon after 1 year nagkaganon ako. So 2 weeks po masakit po talaga ang tiyan ko, hindi kaagad siya naalis. Yan, ininuman ko na po ng gamot para umayos po tayo, umigod po tayo. So after 2 weeks po naging okay na rin po ako. Ayan, noong other day, ayan, okay na ako, parang back to normal na po yung tiyan ko, hindi na po masakit. Ang hirap po kasi talaga magda-diet ganyan. Ito pong rice. Ngayon na nga po ako kumain kasi usually gabi, eh, hindi nga po ako pwede. Ayaw ko na po mag-dinner pag gabi. Tapos rice pa, tapos ayun, ibibidyo ko. So sira-sira po talaga ang pagda-diet ko. Kasi kailangan ko lang po talaga magbawas ng timbang dahil nga po sa ano natin, health issue. Hindi na tayo bumabata, tumatanda na tayo. Talaga mga extra careful na po talaga tayo sa pagkain-kain ng gusto. Kape po. Brunch po na to eh. Brunch. Bale, breakfast and lunch na. Ayun po, medyo okay po ngayon, nagbibidyo tayo. Medyo tumigil po yung ano, ulan. Tsaka medyo nagpakita po yung araw. Pero Diyos ko, grabe po talaga. As in, 2 weeks, walang humpay. Yung mabababa pong lugar, dito sa Bulacan, kasi lubog na po sila. Kami po kasi dito sa San Jose, mataas na mataas po talaga kami. Tapos saglit lang po, Caloocan na yung pinakamataas din ng Caloocan niya.
dikit namin. Tapos Quezon City na. Mataas po talaga yung lugar namin. Ito ang pinakamataas po sa Bulacan. Talagang kahit dito ang bagyo dito hindi masyadong na iniinda mo. Mataas po ang location namin. Talagang ano, free flood po kami. Hindi kami binaba. Ang aga ko po talaga nagluto, mas inagaan ko pa po, nag-prepare po ako 4 pa lang. 4 a.m. kasi po, parang 1 week na po kami nawawala ng tubig pagdating ng 7. Mary! Kasi, yung dam, di ba, nasa amin. Mary! So, hindi sila, hindi doon kami, kailangan nila magpatay. Sa barangay mga bakula. JC, nagbibidyo ako, ang ingay mo. JC, huwag kang sumigaw please, hindi na marinig. Ang lakas ng boses ni JC, siya nang narinig. So, ano, nasamba tayo? Nestorbo ako sa boses ni JC, lakas. Nawawala ng tubig lagi kasi ngayon dam namin umaapaw. So, nagpapakawala ng tubig. So, yung water district namin, hindi pwedeng, pag nagpakawala yung kanila, nakakross sila. Kasi, kasi kung hindi papasok sa mga tubo namin, hindi pa, kumbaga, hindi pa na re-refine yung tubig. Kasi, galing sa ilog yun, tas, galing sa dam, tas, mayroon pa rin silang, ano, machine na pang-refine para malinis. Pero, hindi namin iniinom tubig namin. Pumibili talaga kami ng inumin. So, kailangan i-close nila yon dahil kung hindi papasok sa tubo namin, tapos parang hindi malinaw, di ba, malabo yung tubig. So, pinapatay po nila yon. So, magkakaroon po uli, minsan, 9 na, 7 ng gabi. So, kailan tapos na ako magluto, tapos na ako nakapaghugas na ako, malinis na ang kusina. Tapos may mga ipon na kami, napunuan mo na rin yung mga ipon para tubig na hanggang 7 may tubig po kami.